Good morning. Today is the day na babalik na si Gunner sa France. Panungkot lang kasi mag-isa na naman siya doon. Hindi pa namin alam kung kailan kami susunod doon kasi nga kailangan muna naming asikasuhin yung residence permit namin dito para hindi na kami mag-a-apply ng visa pag pupunta kami dito kasi for sure by December, pupunta kami ulit dito dahil nga, bakasyon din yun ni Gunner. Sayang naman kung doon lang kami mag-i-stay sa France, di ba? And then, pag hindi kami kumuha ng residence permit dito, is mag-a-apply na naman kami ng visa. So, another documents, another stressful works, another pag-aantay na naman yun, another waste of time. Kaya, si Gunner, we decided na mag-apply na lang muna kami ng residence permit. Nang sa ganun, hindi na kami mamblema in the future. So, baka magtagal kami dito ng 1.5 or 2 months. Sabi nga ni Gunner, nagpa-process kami ng papers. Diba, sobrang stressful ni Gunner. Pero, kahapon sabi sa akin, sabi niya, okay na rin yun na hindi kayo natuloy kasi para, alam mo yun, makikita nila Ane si Yaren. Masaya si Ane dahil nandito kami. So, sabi ko, that is the reason, baby. Nung nakaraan is sobrang stressful niya. Meron kasi yung reason kung bakit nangyayari yung mga bagay. Hindi man natin maintindihan ngayon, pero in the future, maiintindihan din natin, di ba? Ako na-realize ko yan, guys. Na-realize ko yan na lahat ng bagay talaga may dahilan. Hindi yan nangyari kasi nangyari lang or kasi malas ka or kasi yun, nangyari yun kasi may reason. Paano ko yun na-realize? Hindi pa namamatay yung papa ko. Lagi akong merong out of the country. Punta akong Italy, pupunta akong ng Japan, ng Korea. Tapos kumpleto na lahat. Hindi siya natutuloy kasi every time na paalis ako, yung papa ko na hospital. Eh guys, as you guys know, ako yung nagbabantay sa tatay ko. Ako yung sumasama sa kanya in every possible way na pupuntahan namin. Like, sa PCSO, ako naglalakad, ako nag... lahat guys, lahat-lahat, ako talaga. And also yung mama ko rin. Pero kasi pagkadating sa mga hospital, pagkadating sa mga lakaran, hindi nakakasama yung mama ko dahil nga, syempre matanda na rin yung nanay ko. Kaya ako talaga yung umano. So, hindi siya natutuloy. Tapos, nung nakilala ko si Gunner, eto na naman tayo sa, ikukwento ko lang sa inyo. Nung nakilala ko si Gunner, andun na yung tatay ko, nagsasabi na siya na, Honey Lou, kailangan mo na matutong mag... Barbie! Yeah, that's Ate Barbie's pillow. Sabi ng tatay ko, Honey Lou, kailangan mo nang matutong magluto kasi mag-aasawa ka na. Sabi niyang ganun. Ayun, sabi ko, sige pa, turuan mo ako. Tinitingnan ko siya paano magluto ng adobo, paano magluto ng pait-paita, mga ganong bagay ba. And then, dumating si Gunner, nakilala niya si Gunner. Nung dumating si Gunner, nasa ano siya nun eh, nasa hospital, nag-admit yung tatay ko nun. Tapos, ayun, nagkakilala lang sila ng isang beses, dalawang beses ata. Yan, nagkamit lang sila ng dalawang beses. Nasabi ko kay Papa na kukunin na nga ako ni Gunner by December. Andiyan si Gunner. After nun, yung papa ko biglang nagkasakit. Ang nakasakit yung tatay ko, biglang nagkasakit. Tapos nagkasakit siya, birthday ni Gunner, 24. Dinala namin siya sa hospital, 26. 30, he passed away. So ako sobrang lugmok ako nun, sobrang lungkot ko nun, na bakit pa ganito nangyari. And nung mga time na yun, nag-a-apply na ako ng visa ng papunta ng Turkey, tourist visa. And then, alam nyo, na-realize ko, kung hindi pa nawala yung papa ko, siguro until now, nasa Pilipinas pa din ako, nagbabantay ako sa kanya. Pero ngayon, siguro na-realize ko nga, naisip ko nga na, kaya siguro, bumitaw na rin siya. Kasi ano, kasi siguro dahil sa akin na hindi rin ako makaalis eh. Kung hindi siya bumitaw, hindi pa ako makakarating ng Turkey, hindi pa ako makakarating ng Paris, alam mo yung mga ganung bagay, ng Switzerland. Kaya sabi ko, may mga dahilan talaga yung mga pangyayari, ano. Siguro he let go kasi iniisip ko talaga, ayun yung reason. Kasi nagtataka ako eh, kasi right before pa namin siyang dalhin ng hospital, ang sabi pa niya sa akin, gusto niya magpagaling, ganun pa. Ay, siguro ano pa yun, 1 week before pang
1 week before pa namin siya dalhin ng hospital, nakakapagsalita pa siya ng onte. Sinabi niya pa sa akin na gusto pa nga niyang gumaling. Nasa tricycle pa kami noon eh. Biglang, alam mo yun, biglang ang bilis ng panahon, nawala na siya agad. And then, ayun nga, na-realize ko nga yun na siguro dahil nga ganun, bakit nawala siya? Kasi, kailangan ko na rin mag-step forward, yung umakyat ba ng hangdan, parang ganun ba? Sabi ko, since then, pag may nangyari sa akin, hindi maganda. Iniisip ko na lang na merong reason kung bakit nangyayari to. Merong reason, malay mo, who knows, baka hindi siya natuloy kasi baka yung sasakyan ko maaksidente. Lahat ng bagay merong rason kung bakit nangyayari. Kaya sa inyo, huwag niyong isipin na bakit ganito, bakit, well, don't ask yourself bakit ganun. Kasi may mga dahilan yung mga pangyayari. Hindi niyo man maintindihan ngayon. Pero soon masasabi niyo, ah, kaya pala nangyari yun kasi ganito mangyayari. Mapapaganon na lang kayo. Anyway, dumating na si Gunner. Ito na ba yun? Puntahan nga muna natin. Alis na mamaya si Gunner. Umiyak kaya yan, ha? Yaren, Baba will go na. Yaren. Baba will go na. Baba will go to France. And you don't know. You want to go to France? France. You want to go to Baba? Baba. How do you go? She is busy watching. Kain tayo, guys. Itong ulam nuggets. Rice for us. Ilalagay na ni Gunner sa kotse yung mga gamit na dadalhin. Dalawang maleta. Ito. Mga baso to. This one, jacket. Ito. Itong blue. At saka yung lahat na plastic na yan. Guys, binigay sa amin to nung kaibigan ng mama ni Gunner. Ang ganda niya, ang lambot niya. Dadali namin to sa France. Na kami sa park. Upo muna ako dito. Maganda talaga dito kasi may mga park na ganyan. Alam mo yun? Makakalaro yung mga bata. Kakagaling lang namin sa bahay ng papa ni Gunner. And then, nagpaalam si Gunner. Yung papa ni Gunner umiyak. Kawawa naman. Siguro nalungkot kasi si Gunner aalis na naman. Kumaga parang ilang araw lang si Gunner dito tapos umalis na alis na siya kaagad. Sabi ko nga kay Gunner kanina, baby, I know the feeling. Kasi nga, diba, ako din ganun din yung ano ko, yung pagaramdam ko nung umalis ako. Kanina, nandun ako sa kusina. Handa ko ng mga pagkain namin ba? E di, nalagay ko na lahat ng pagkain sa sala kasi sa sala kami kumakain. Narinig ko si Gunner. Sabi ni Gunner, Yaren, kailan malapit ka na sa akin? Kasi si Yaren, parang lumayo siya kay Gunner since si Gunner nga, tatlong buwan niya hindi nakita, di ba? So sabi ni Gunner, anak, kung kailan malapit ka na sa akin, magkakahiwalay na naman tayo. Sabi niya, tapos di mo na naman ako makikilala. Ay, ang iyak ni Gunner. Alam niyo ang ginawa ko? Bumalik ako ng kusina. Kahit wala akong ginagawa sa kusina, nakapaglinis ako nang wala sa oras. Para lang hindi ko ba masira yung moment nilang dalawa. Naawa naman tuloy ako kay Gunner. Iyak siya. Which is totoo nga. Kasi si Yaren, pati si Gunner, di ba tatlong buwan sila hindi nagkita. Kasi tatlong buwan kami sa Pilipinas. So, parang si Gunner, parang si Yaren napalayo kay Gunner. Hindi siya masyado naglalapit. Hindi katulad dati, close na close silang dalawa. Eh ngayon, parang slowly nagiging close na sila. Tapos, alis na naman, di ba? Ayun, ayun sila. Ayun.
Barbie, don't go down, anak, ha? Yaren? No, but I will get this. You go sit down, mommy, please. Mommy, you go sit down. May mag-vlog ako. Oyuk öyle baby. Oyuk öyle. Sen tut orada. Siyah. Binigay sa akin ni Ane. And then, nilagay niya ng pera sa loob. Hindi, kanyari na yun. Yeah, binigay sa inyo din pinatagay dyan. Thank you, Tashikur Derim. Yarish ko. Guys, alis na si Gunner. Kaya lang tuyog tulog si Yaren. Sabi ni Gunner, oh, mas mabuti daw yun para malikan niya daw si Yaren kasi hindi nagpapahalik si Yaren. First, you will go to mom's market. You will talk mom, you will talk brother. And then you will get a kumru. And then you will go back here. Oras na lang. Okay lang, magkikita pa naman kami. Siguro mga... Hindi natin masasabing pa. Nang sabi ko nga kay Gunner mga ilang buwan. Baka dito mag-birthday si Yaren. We will see. Oh, naman si Gunner, guys. I love you, my love. Kain lang kami, then aalis na siya. Si Yaren slowly na nagkikisama. And, in-order na lang siya ni Ani ng dinner at saka ng kumru.
Alis na siya, guys. Kawawa naman si Kimi. Almost 50 hours. Tapos siya doon naman mag-isa doon. Sana lang yung workplace nila is ano, malayo para ano ba? Para hindi ba siya maboring? Para ba hindi siya nakastay sa bahay? Kasi pag nakastay siya sa bahay, maalala niya kami ng maalala. Sabi sa akin ni Gunner, baby, patience ka lang. Baby, patience lang din ako. Simula na kaming maglinis ni Barbie. Mas pasalamat ako at tinutulungan ako ni Barbie. Kanina nag-e-edit ako. Siya talaga nagpasimulang maglinis. Although plano ko na rin talaga maglinis. Kaya lang sabi ko, mag-e-edit muna ako ng isang video para bukas. Is wala na akong gagawin. Mag-general cleaning lang ako. And sabi ni Barbie, Mami, mag-wawalis-walis na ako para hindi ako malungkot kasi namimiss niya si Daddy Gunner niya. Kaya, ayun. Naglinis kami. Thank you for helping me. Welcome. Ayan, tinupi niya yan lahat. Lahat ng kumo, tinupi niya. And I'm thinking na baka doon na kami matulog sa taas. Kaya lang iniisip ko sobrang init doon. So, but we will see. First, I have to clean everything. And then, itatapon ko na rin lahat ng mga hindi na namin kakailanganin. Mami, at yes. Saka mami, huwag muna tayo kumain. Mag-stopover muna tayo. Kumain muna tayo. And then, punta tayo sila sa taas and maglinis tayo. Daddy Gunner already cleaned the bedroom. Pero mami, madumi ulit. Ah, madumi ulit? Okay. Kuya ko ba? Kasi lang kuya ko, guys, ha? Pero pag nangulitin sa akin, kapag kay mami, grabe talaga. Mami, mami. I hear Yaring Giti Yorda. Barbie said, Yaring Gabriela, Yaring Gabriela, sa'yo yung Giti Yorda, yung kuyong ishik. Barbie Didi, ay Yaring Didi, baba, baba, baba. Barbie Didi, baba yung Yorda. Huh? Evet, Evet, she thinks you are there. Yaring Mami, baba. Sabi ko. Your papa is not here. May Barbie Didi? Sobrang lungkot ko nung sinasabi ko yun, Mami. Barbie Didi, Anis San Galburia, Sentut Yastik, Bensoy Didi na din. Chungku of Daddy Gunner Yastik. So, andito si Gunner. Hi, my love. Hi, I love you. Mami, buta rin ito. Kasi wala siyang umalis.